nagsasabi mo kanina, wala, hindi sila nagpaalam. O na ngayon sinasabi mo kay Chairman ako, alam mo yung operation ng operation na ginawa nila. Which is which ba talaga? Yan ang tanong ni Santa Rosa Representative Don Fernandez kay Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes sa pagninig-ukol sa 25 araw ng Mayo na pag-raid ng 8 opisyal ng intelligence sa bahay ng 52 taong gulang na si Renalyn Rianzales. Sa kaso ng nasabing pagdinig ay ukol sa walang humpay na pang-aabuso, karahasan, panggigipit ng kapulisan, pati pamimeke ng siyang nahatulang uri ng krimen mula sa araw ng nakaraang taong eleksyon sa barangay Sangguniang Kabataan hanggang matapos ito. Kasi prior to the operation, wala ka namang alam eh. Bakit mo sila tatawagan na sila yung... Dahil nag-report sa iyo itong sila Rianzales, nag-report sa iyo, tapos, tumawag sila, tinanong mo sila kung sila. Eh, hindi mo nga alam eh. Wala kang alam doon sa nangyari. Meaning, alam mo siya eh. Sir, nakita mo na nag-isagot mo. Sir. Dalawang araw bago ang nasabing pagdinig, isinambit ni Rianzales na mayroong mga bandidong lalaki ang nanloob sa kanilang bahay habang may dalang mga armas na nakatutok sa kanyang dalawang apo. Aniya, hinahanap umano nila ang taong nagngangalang Jonathan. Okay, ano tingin mo doon? Nakabunet? No? Nakabunet? Walang media? Walang local official? Barangay official? Naroon, tingin ba sa media? Huwag sa EPE, huwag ka mag-tinaling. Papatawag na lang yung media. On that day, may reason. Ito ang naging pahayag ni Abang Lingkod Partylist Representative Carap Spaduano habang inuusig ang nasabing pananalakay ng kapulisan sa bahay ni Larry Anzales. Ayon naman kay Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez, ang hindi pagpapakatotoo ni Reyes sa pagdinig ukol sa nasabing insidente ay hadlang sa pagpaproseso sa legal na pamamaraan upang malaman ang katotohanan sa kabila ng pagsalakay ng kanyang mga tauhan. Bukod pa rito, binigyan din sa Komite ng Public Order and Safety ang kaduda-dudang pahayag ng mga kaugnay sa kaso. Bagamat natanggal man si Reyes sa kanyang puesto bilang hepe ng Lucena, nauna na nilang pinahayag na umaasa silang alam niya ito dahil siya ang namumuno sa pulisya noong mga panahon nangyayari ang pang-aabuso. Bunsod ng pagtanggi nila Reyes at mga police officers na sabihin ang katotohanan, sinampahan siya ng contempt at pinag-utos ng Kongreso ang 30 araw na pagkaditine sa loob ng Kongreso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.